Dalawang timba, laman ng 10
kung kino ng bigas. Papagili ko po yan sa Naga City. Para lang makagawa ko ng food to the next day. Could you imagine na itong landi kong ito? Nagbubuhat ko ako ng balde. Sabi ko noon, wala akong karupa ng mahiya. Kasi mas nakakahiya kung wala akong ipapagapa sa mga anak ko. Ang nakakawa na lang ako, iniisip ko na lang, pag evident na nasakay ako ng jeep, daladala ko yung dalawang timba ng bigas, pag nakatabi ko yung una dati kong crush. Imagine mo yung dati mong crush, hindi kita kami, dalawang timba. Pero nakagraduate naman ako ng college, eligible naman ako, kaya lang wala lang talaga siguro ang tamang opportunity. So, nung ginawa ko naging naging kabuhayan, showcase ko po talaga yung paggawa ng photo. At isip, oo, sobra talaga. Pero sobra pa akong proud sa sarili ko kasi kahit ako nang nagtitinan ng photo, never kong nag-suffer yung never kong nakaranas yung mga anak ko maggatas ng dekarton. Bumibili po ako ng wholesale, 1 to 2 months supply ng gatas sa diapers. Kasi di ba hindi mo rin alam yung sales? Tumataas, bumababa? O siyempre, di pa siguro yung panagbatas ng mga anak ko. Kasi kung pag nakaranas yung anak ko, mga anak ko ng gano'n, na magkakarton na lang ng gatas, wala po akong karapatang mag-lipstick. Wala akong karapatang mag-lipstick talaga. May kodi ko pa ako. So, when I joined Lifestyles, after 1 month, I became ED. Kaya lang, nag-ED ko ako, parang nag-enjoy na lang ako na every RLT, mag-fashion show. Yung pa nag-enjoy ka na lang na magdadagin ka ng maganda, kaya lang, hindi ka naman uupo sa may pangalan. Sobrang-sobra talaga. So, sobrang na-appreciate. Sabi nga ng asawa ko, isa akong masokista. So, bagay na bagay po talaga daw sa akin ng tournament meetings kasi talaga sinisabor ko lahat ng pain. Ganun ako talaga. So, nung nag-join ako ng Lifestyles, after 6 months, I became the power life of NMD test. Ang kinumit ko sa kanya, gagawin ko BL at the same time, 5 Express Direct. 5 Express Direct na ang nangyari ko sa akin, nakagat pa ako ng Belgian K9. Nung nag-steep ka man, papasok pa lang pa ako ng bahay ng prospect ko, sinagpan talaga ako ng Belgian K9. Tumalik na lang ako kasi sabi ko, sayang naman yung maganda kong face. So yung alam yung shock na shock ka dahil dinagat ka ng aso na ang ulo kasi laki ng kalabaw. Kaya lang nag-steep ka pa, kailangan i-schedule mo yung pag-iyak mo. Ginawa ko noon, nagpahinugasan ko lang yung sugat ko, pero talagang drag ko, dinala ko ako sa Commonwealth para magpa-inshot. After which, pumunta ulit ako sa bahay, nag-sleepy. Nag-sleepy kahit yung asawa ko kung hindi niya alam na nakagat ako ng aso. Kasi sabi ko, wala naman matutulong yun kung kasabihin ko pa sa kanya, mag-aalala. Nung dumawag ako kay Russell, sabi ko, Mom, nakagat ako ng aso. Tapos sabi ng Russell, kumusta niya yung anak, naka-inject ka na? Sabi ko, opo, tapos na. Kumusta niya nangyari sa lakad mo? Na-close mo ba? Ganun po talaga, ganun po talaga. So, nag-itch namin yung NMD ni Mom Tess. Sobrang nagpapasalamat kasi naging part ako ng run niya. Kayo po, yung hindi nagbabalak mag-run, gusto niyo bang sumali sa mga run ng uplines niyo? Oo, talaga lang ha. Oo. Tapos ako po kasi noon, gabi ako magtrabaho kasi iniisip ko noon, hindi naman di ba masama yung mag-milo ka everyday? Mag-coffee mate ka sa kape mo. Yung mag-SM ka pag gusto mo, para sa mga anak mo. So, gusto ko lang yung more than the basic magawa ko as long as nakatrabaho ko and wala akong na-agrabyado. Sabi nga ng iba, pag nagkukwenta ko ng gano'n na pinagdaanan ko, lahat talaga halos tininda ko na. Lahat. Kulang na lang talaga magtulak ako ng droga. Hindi ako nahihiyan ako na pumakapunta ng opisina, mag-alok ng kahit ano-ano, basta alam ko lang noon kung ano man ang dadali ko sa pamilya ko para rin sa kanila yun. Ang gusto ko lang noon sa Lifestyles, ito yung nakita kong talaga magiging dito kami yan naman. Siguro yung iba dito hindi pa nagsinkin sa kanila kung ano ginagawa nila dito sa Lifestyles. But first, hanapin niyo yung reason niyo kung bakit kayo man dito. Kasi I'm sure enough,
Pag nakita mo yung reason mo kung bakit ka andito, whatever challenges na dumating, makukuha mo. Hindi mo kailangan ng apply o kahit sino para matapos mo ang run. Dito ko na-realize sa run na ito, run ko talaga ito. Could you imagine na yung last 2 days ng cut-off, 20 pa ang kulang ko. Last 2 days ng cut-off, but I have decided, ang ginawa ko sa learning and family ng Mang Russell, nag-tweet ako na mag-promote ako this May. Paulit-ulit ako nag-commit, hindi ko nahihit. Kasi hindi ako decided. So that time, nag-tweet ako ng May, kahit parang wala pang linaw, yung certificate ko noon, linagay ko lang sa kotse ko. Na every time na hihiga para matulog, pag nakita ko siya, hindi na ako matutulog. Kailangan matapos ko talaga. So ipaskin nyo talaga kung saan yung goal nyo. Ang pinakamaganda pa rito, si Mom Russell. Kasi, ano ko na kasi, nung sabi ko kasi nag-enjoy lang ng fashion show dito, akala ko nun, kaya kong magawa ang business nung walang upline. Ang masabi ko dito, so sa run na ito, sobrang kong na-realize na, never doubt your upline. Kasi nung I doubted Mom Russell's sincerity, lahat ng upline, nag-doubt ako sincerity nila, kaya lang wala naman palang may tutulong pag nag-doubt ka. Walang may tutulong talaga. Ang sabi pa nila sa akin, hindi daw ako nalulobat. Hindi nila ako makikitaan kahit minsan ang pagkalobat. Kasi sabi ko naman, bakit naman lobat? Eh yung lang energetic, minsan nga wala pang close. Yan pa kayang lobat? Eh wala akong karapatan malobat kasi may tatlo akong anak. Nung nag-run ako ng PL, ang sabi ko nun, ay baka ako kung nag-PL ako maging NMD na ako. Kaya lang sabi ko, pag PL pala, dapat wala naman palang kwenta pag hindi mo din na ng NMD. Nung nag-decide ako mag-run ng NMD this month, sabi ko, it's now or never. Tatapusin ko na talaga kasi sabi ko, panahon na lang ang magaganda. Sige na, diretso lang. Kasi ang mga, ito pong araw na to, promotion ito ng mga antigo. Promotion ito ng mga antigo. Yung first, kung attempt na mag-run ng NMD, last December, I became pregnant. So, parang WhatsApp yung langit ko nun, kasi sabi ko, ayun, nasa momentum na, tapos binuntis ka pa. Kaya lang, sabi ko nga, it is always a blessing. Nag-run pa rin ako ng kahit buntis, kaya lang hindi talaga kaya. Ang masasabi ko lang po yung mga sa distributors, please always attend functions. Please always attend functions kasi po, sa 3 years ko po sa lifestyles, ang absent ko lang po is nung nanganak ako. Nung nanganak ako at doon sa Davao, pag after ng nanganak ako, 5 days after ng nanganak ako, pumunta na po ako ng Manila para mag-attend ng hayat. Nakikita ako ng imang team na nagbe-breast pump sa CR kasi grabe na yung ano ng suso ko kasi ano, nagbe-breastfeed niya. After 5 days, hindi na ako masyadong galakad-lakad doon kasi talagang tutuguin ka talaga kasi 5 days pa lang. May bago lang akong 2 bote na punta. So kahit galit na galit sa akin yung family ko kasi, ano ba? Nagpapakamatay ka ba? 5 days ka pa lang nangyayana, magpunta ka ng Manila. Hiniyakan ko si Mom Russell nung sabi ko, ma'am, gusto kong mag-attend. Sabi niya, sige, gawin mo yan. Mag-attend ka pero dahan-dahan lang. Lahat ng functions na attendan ko, kaya lang iniisip ko, ano bang tagal? Parang wala lang ang nangyayari. Paulit-ulit. Yung anak ko po, yung kasama ko dito, lagi siyang nagtatanong, Mama, hindi ka na ba? Lagi lang ako tinatanong, dine-text. Tapos, kasi talagang ano po siya sa life-size function talaga yung anak ko. Dreamer siyang grabe. So siya talaga yung pinaka-push button ko kung bakit ako nag-NMD ngayon. Kasi gumawa ako ng vision board, nilagay ko doon, NMD, June 2015. Sabi ko, mag-speech dito. Lagi niya tinatanong, Mama, June na! Mag-speech ka na dapat! Ganun talaga. So, lumabas pa ako sa comfort zone. Yung random ito, sabi ko talaga, I did my best to finish this run. Yung isang leg ko, made na siya, yung leg mo ng husband ko.
guwapo ang asawa ko. At yung ano, yung balga, kabila akong leg ko, ang laman lang ko is 6. Cut off. Pero hindi pa rin ako nawala. Although may mga pangalan na po yung remaining, kaya sabi ko, tatapusin ko. So, the day before na cut off, pumunta pa ako ng Legazpi. Sabi ko, ang pinakamaganda dito, mag-close ako ng mga instant. Pag gusto ko pala talaga, nangyayari lahat talaga lahat, I close 2 instant direct. Grabe, walang 2 hours. Nakuha ko talaga cash. Cash talaga yung instant. Tapos yung mga lahat ng tao doon sa leg na yun, talagang nag-contribute sila, talagang ginawa nilang express, hanggang natapos ko yung leg. Sana po yung mga distributors, gustuhin niyong mag-NMD. Gustuhin niyong. Iba pala yung pakiramdam pag may sarili kang upuan. Iba pala yung pakiramdam na nagpapapicture sa'yo. Iba yung pakiramdam na alam mo makakarating ka maging GMD. Sobra mo nagpapasalamat sa power leg ko, unang PL ko, headed by my husband. Hindi na siya relax ng meeting. Siya na talaga yun ang ano ng run na to. Ang kasama po dito, si Ate Impay, Ma'am Franz, si Ma'am Rose, datuhin ko. Kasi dito sa Tuhi, pag nakita mo yung mga bahay nila, mga kubo lang. Pero makakabit-bit ka talaga ng instant. Alam mo yung pagpasok mo sa bahay, amoy daga ka. Amoy daga yung bahay. Pero pag naghalap ng pera, nasa ilalim lang ng banig. Ganun sila! Sabi ko talaga, you cannot underestimate talaga ng people. Grabe talaga sa Tuhi. Maayin, grabe talaga. So, Tuhi Group, sobrang salamat. Palagi hindi nyo ako iniwan. Pag nag-run kayo, mararamdaman nyo, mahal talaga kayo ng downlines nyo. May PL2, headed by Josie Gavino, yung beautician. Siya yung gumawa ng hair and makeup ko. Iba pala talaga kung may sarili kang beautician. Danaga and Calabanga Group, sobrang salamat. Nairiga Group, headed by Thea Angeles. The Legazpi Group, headed by Jim Rochelle, Sir Peter. Sobrang pong salamat. To my cross lines, si Manny Eden Bonagua and Sir Dudes, hindi kita matatawaran, sobrang salamat. Si Myla, Myla Nolora, salamat po. NMD Mira, NMD Ocel, si Josie and Jim Pedulce, si Arlene Enriquez for my outfit. Yeah! O diba, donated niya yan? Kasi ang sabi namin, pag nag-NMD ako, bibilan niya ako ng damit. Pag siyang nag-NMD, ako rin ang bibili ang damit niya. Kaya humabol ka para maka-rest back ka. si Bibel, salamat. Si Ma'am Lingan Nelson Llamas, NMD ID, Ma'am Nats, Ma'am Dimple, The Sariaya Group, headed by Sir Jack Marsigan, GMD Rochelle, sobrang salamat. Kasi minsan, madali ko kasi ako mainis. 101% choleric niya. Iniisip ko kasi nung sa distributors ko, akala ko, kagaya ko sila. Kaya lang, sabi ni Ma'am Rochelle, trabaho lang, walang personalan. So yun lang yun ako sa isip ko nung nag-run ako, kasi sabi ko, hindi ko talaga itong katapos pag masyado akong deep giver. Pag inaaway ko talaga yung downlines ko, or kung talaga may nasalamin pa ako bago ko, nasalamin muna ako bago kumarap na sa baka, hindi ko alam yung mukha ko kung maganda pa. So, si GMD Malu, gamit na gamit ko po yung kwento ko. Sobrang salamat. Si IMD Shi, Paharillo, kahit wala siya dito. Ma'am Russell, sobrang salamat kasi sabi ko nga, nalampasan ko yung breakthrough ko. Hanapin nyo lang yung breakthrough nyo. Kung paano nyo matatapos ang laran. Kasi minsan, lahat ng functions, inatendan mo, yung pag-stiffy mo, magaling ka naman. Pero pag may nakakasagabal sa'yo, hanapin mo kung ano yun. Sigurado, matatapos mo ang run mo. Si Tess, kahit minsan hindi nagsasok yung personality namin, sobrang salamat sa kasi Sir Glenn. Kasi sabi ko nga sa kanila, kahit siyang nabes ko ng mabrasel, mamatay mabuhay, kagaya ng pusa, forever grateful ako sa mga uplines. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala po ako dito, and yung family ko, alam ko, sa sarili ko, mabibigay ko lahat ng pangangailangan nila through Life Sales Opportunity. Sino ka, Kiki?
Si Bill, Bill, salamat. Kahit nung cut off, gusto ko nang, ay nako, gawin hindi ko naman sa iisip na nagiging option na naitigil na give up. Kaya lang sabi ko, para ito sa mga downlines ko. Para ito sa mga downlines ko, kailangan mag-promote ako para din sila mag-promote na. So to the corporate, salamat po Ma'am Gigi, Ma'am Chantel, salamat. Di ba pinamis ko tayo? Ma'am Chantel, Ma'am Rina, the DSC staff, yung kay Jonalyn po at kay Joey, to the Deborah family, thank you for bringing lifestyles to the Philippines. Sa mga baguhan, makinig lang po kayo lagi sa upline nyo. Never po mag-wish sa inyo ang upline ng masama kasi lagi na ibig po sa inyo maging asensado kayo dito at talagang lahat ng best ibibigay ko na para sa inyo. So, sige lang, kapit lang. Lahat na nag-arang, tapos it and please decide. Iba kasi yung gusto sa desisyonado. Decide, decide, decide. Kasi kawawa naman yung mga anak natin, iniiwan natin. Iniiwan natin tapos wala naman tayo naiuwi. It's about time to decide. So sana, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, push the product, do the business, help other people. So thank you very much. Sa mga guests, salamat na natin kayo dito. This could change your life 360 degrees. May we call on stage the family of lights and downlines of our newly promoted NMD for a group picture.